kabataan ng pag-asa ng bayan. Meron ba kayong mga suggestion na mag-involve, hindi lamang sa atin, pwede na din sa mga kabataan na nandito sa ating community? Palakasin natin yung boses at kapangyarihan ng mga kabataan through various activities. Tumakbo tayo para tumulong, tumakbo tayo para magsimula ng pagbabago. Tingin na lang sa atin ay puro paliga, tapos papa-agent, na kapag tinanong kung ano ang SK, yun na lang yung alam sa atin. Na ang sama din naman sa loob na hindi tayo tumakbo para doon. Tumakbo tayo para mabago ang iniisip ng tao sa atin. May paligan na naman yung mga SK na yan. Dami-dami pinapagawa, hindi naman kinama na. Parang tama sa nila, SK. Sarasari ka na. Tsaka yung mga programa yung pang-credit para sa lahat. Hindi nyo rin ba napapansin na pag sinabing kabataan ay wala namang kapangyarihan yan, wala yung magagawa, may hina mga yan. Parang wala tayong boses. So, ba't hindi natin gawa ng paraan, solusyon? Wala mong mangyayari kapag puro paliga. Hindi kung tayo ganyan nagtutulungan, diga? Nag-iayos sana. Kabataan ang pag-asa ng bayan! Bigyan ng chance mo, kumbaga, diga. Oo, ito na. Eh, pagkagyan talaga, tulungan. Oo, kailangan natin magtulungan. Modernong bayani, sasabi. Tayo mismo yung kaya natin maging bayani kahit sa simpleng gawa natin. Na i-suggest natin na may pagkaisa din yung barangay natin sa iba pang barangay para mapalakas yung persa ng kabataan at mapatunayan sa mga tao na may magandang may tutulong ang SK, ang mga kabataan sa bawat barangay para sa bayan. Yun, tama nga. Dapat hindi lang SK yung gumagalaw. Dapat humingi tayo ng tulong, lalong-lalo na sa mga kabataan para mas maraming ideas yung mag-generate natin at mas magagandang programa ang ating maipapatupad. Pare-parehong tao na lang ba ang tatayo para sa kung ano ang tama? Mananatiling kontento na lang ba tayo sa mga bagay na kayang-kaya naman nating mabago? Tandaan natin ang pagtakbo ng oras ay hindi hihinto. Ang pag-inog ng mundo ay hindi titigil. Manatili man tayong kontento, walang magbabago. Dumating na lamang sa atin ang pagbabago dahil kung hindi rin lang tayo ang magsisimula nito, sino? At kung hindi rin lang ngayon, kailan pa? Saan na tayong patungo? Maraming pangarap, maraming mithiing nais malasap, ngunit sindami rin ito ang balakid na kinahaharap. Saan na tayo patungo? Saan napunta ang pinangarap ng ating mga ninuno? Inilipad na ng oras tungo sa alapaap habang tayo ay nalunod na sa tanso. At ang mga pangarap ay nagsilbing pangarap na lamang. Imbis na mabuo ay unti-unting gumuguho. Nakikita natin ang tanso bilang ginto at ang ginto bilang tanso. Nagniningning ang ating mga mata sa mga idolong walang saysay sa kadaliman at kasamaan ng buhay. Lahat ng ito ay dahil sa ating sariling mentalidad. Mentalidad na kung sinong nakatataas ay siya ng ating ibababa. At kung sino nga sa baba ay lalo pa natin hihilahin pababa. Ngunit, alam nating lahat na hindi ito ang ating aking abilidad. Ano na lang ang sasabihin ni Rizal sa mga kabataan na siyang dapat pag-asa ng bayan kung ang bayan ang siyang sumisira sa kabataan? Linganin natin ang katangian ng kabataan. Hindi edad ang basehan upang tumulong at magsimula ng pagbabago. Lahat ay magagawa ng sama-sama. Simulan natin sa ating sarili. Simulan natin sa iyo. Dahil ang kabataan, ang pag-asa ng bayan at magiging kinabukasan.